So yun guys, this is Miss Concern again. So ngayon ay yun nga ituturo ko nga sa inyo kung paano nga ba gaano nga ba ka-effective si Quantumine. So papakita ko sa inyo, napakahirap ng pwesto ko ah. So yun guys, si Quantumine guys, ito guys si Quantumine. Ayan, si Quantumine Plus, meron tayong tatlong klaseng Quantumine Plus. Meron siyang 15 ml, which is yung napakaliit, pinakamaliit, at saka yung pangalawa is yung 35 ml, yung pangalawa sa maliit, yung medyo malaki sa maliit. And then yung pinakamalaki guys is meron tayong 60 ml. So ito yung pinakamalaki, yung nasa gitna na yan. So sa 60 ml, meron tayong 1,200 drops, at saka sa 35 ml naman meron tayong 700 drops. At dito naman guys sa pinakamaliit 15 ml, meron tayong 300 drops. Ilang drops ba to? O 300 drops. 300 drops kasi bihira kasi akong nagamit ng pinakamaliit. Bihira ako siyang ginagamit kaya ang kabisado ko lang is yung malaki at saka yung sumunod sa pinakamalaki. So ito po yung malaki. Ito na po yung pinakamalaki na 60 ml, which is meron siyang 1,200 drops. So tipid po siya kasi kaysa bumili ka doon sa pinakamaliit or yung sumunod sa maliit, mas tipid po yung pinakamalaki nito, yung 60 ml. So in this video, papakita ko sa inyo kung gaano nga ba ka-effective si Quantumine sa ating katawan. Stay tuned lang po. Ayan. So ayun nga, papakita ko ngayon sa inyo kung gaano ka-effective si Quantumine sa katawan natin. Lalo na ngayon sa panahon ng may virus nga na pumunta na nga sa bansang Pilipinas ang COVID-19 na yan, na kung saan nas delikado at delikadong delikado once na dumapo sa katawan ng tao, at ika nga is nakakamatay talaga kasi nga walang lunas ang COVID-19 na yan. Pinag-aaralan parang ng mga doktor. Ayun. So, kailangan talaga natin magkaroon ng prevention. Kasi nga sabi, diba, prevention is better than cure. Kaya, dapat nating malaman kung gaano ka-effective talaga si Quantumine sa ating katawan. Kasi, sabi nga, kasi virus lang yan eh. Virus lang yan. Pinoy tayo. Sabi nga, diba? So, yung virus na yan is hindi tayo magpapadala dyan. Kaya natin yan kasi Pinoy nga tayo. Tsaka mas madiskarte ang Pinoy pagdating talaga sa mga pag-iwas sa mga sakit. So, ngayon, meron tayong Quantumine. Kaya ito yung tuturo ko sa inyo, guys. Tinanggal ko na yung upuan kasi ang buloy. Ay, mas hindi kasi nahirap mag-ano sa camera. So, meron ako ditong meron kaming pliers na binibigay. Ayan. Tapos meron tayo ditong tubig. Itong tubig na to is ito yung mineral water na kung saan ito yung binibili natin, tubig na binibili. At malalaman natin kung malinis nga ba yung tubig na binibili natin at hindi. So ito yung aking refill. So alisin ko na siya. So start. So meron tayong Quantumine Plus at meron tayong pH solution. At saka, dahil nga wala akong mahanap na pH solution, ito yung ginamit kong Betadine. So, yung Betadine guys, ito yung nagsisilbing dumi sa ating katawan na kung saan ito yung nagsisilbing yung pagkain natin. Kumbaga yung, di ba, yung pag kumakain tayo is hindi natin alam kung ano yung kinakain natin, kung malinis ba o hindi. At hindi na rin natin alam guys kung natunaw ba ng mabuti yung kinakain natin sa tiyan. So, ito guys. Kumbaga, meron tayo ditong parehong malinis na tubig na kasing dami rin sila. Ito yan. Diba guys, nung bata pa tayo, diba, malinis yung katawan natin. Ito po yung katawan natin nung bata pa tayo. Sobrang linis ng katawan natin. At ito po yung katawan natin, na nagsisilbing katawan natin. Set aside muna natin yung isa. So, ito po yung nagsisilbing katawan natin. So, once po na pag pinataka natin to, or ayan, ayan, papatakan ko po siya ng mga tatlong patak. 1, 2, 3. So, ano po yung nangyari sa water?
Ano po yung nangyari sa water? Compared nyo po dito sa kabila. Ano po yung nangyari sa water? Diba? Diba po, marumi yung tubig. Nagiging marumi yung tubig po. Yung mineral water is nagiging marumi. Nagiging yellow po siya. Ayan. Nagiging yellow po yung mineral water sa kabila. Kaya nagre-reflect sa damit ko. Ayan. So, ayan po. Dahil po nagiging yellow siya, compared mo sa malinis, pag pinatakan ko po yan siya ng Quantumin Plus, napatakan ko rin po siya ng 1 to 3, 1, 2, 3. So, tatlong patak po yung pinatako sa kanya. So, yung water po, ayan, kung makikita nyo, nagiging yellow siya. Dahil pinatakan ko siya ng tatlo, tingnan natin kung malilinis niya ba yung tubig. Malilinis na ba yung tubig na iniinom natin. Ayan, haluin natin siya. Ayan po. Bumalik po sa dating kulay ang tubig. May nakikita pa po ba kayong yellow? Bumalik po sa dating kulay ang tubig. Ayan po, nagiging parehas na po sila. Wait lang po. Ang hirap. Ayan po. Dahil nga po pinatakan ko siya ng Quantumin Plus, kaya po bumalik po siya sa dati niyang kulay. Kung makikita niyo po, is white na po siya ulit. Ayan, parehas na po sila. Ayan po. Ganyan po ka-effective si Quantumin. Kaya niyang linisin yung katawan natin. Kaya niyang paputiin yung katawan natin. Na kahit anong kainin natin, talagang nilinis tayo. Ngayon po, kasi ang bata, di ba? Di ba ang bata nga, kasi pag sinilang yung bata, yung baby, is malinis talaga yun siya paglabas niya, kasi wala naman yung ibang kinain sa tiyan, kundi yung kinakain din ng nanay na malinis po yun, kasi na ano na yun, na kumbaga sa gatas na sterilized na. Ganun po. Kaya ang linis po ng kinain ng baby sa tiyan. Yung paglabas po ng baby, kasi hindi naman po siya habang buhay maging baby, di ba? Lalaki din po yan siya. So, paglaki po ng baby, magkakaroon na po yan ng mga favorites na food. Kasi pag edad po ng 3 or 4, pataas, 4, 5, 6, ganyan, meron na po yung favorite na food na kainin. So, ngayon po, halimbawa po, mahilig sila sa ice cream. Patakan po natin, ice cream. Mahilig po sa ice cream yung baby. Ano pa ba? Mahilig po siya sa sweets na mga pagkain, sa candies. Ano pa bang kinakain ng baby ngayon? Spaghetti. Sa mga fast food, mahilig kumain sa fast food. Tsaka ano pa ba? Basta lahat ng sweets. Ayan, patakan natin. Ayan po. Ganito po ang nangyari sa tubig. Ganito po ang nangyari sa tubig. Nagiging yellow po yung tubig. Pinalitan ko yung damit ko kasi nag-aano sa damit ko yung tubig. Ayan. Haluin po natin. Ayan po. Ayan po. Pag nasa tiyan na yan ng baby. Ayan. Kasi may pinatakan na po natin siya ng Quantumin. Ayan. Uminom po kasi tayo ng Quantumin. Kasi uminom tayo ng Quantumin. Kaya po siya nagiging malinis ulit yung ating tiyan. So, malinis ulit yung tiyan ng baby. Hindi na siya marumi. Ano? Kasi nga, pinatakan natin siya ng Quantumin. Ibig sabihin, kasi nga, umiinom tayo ng Quantumin. Kaya nagiging malinis ulit yung ating katawan. Yung katawan ng tao. Ayan po. Nagiging hindi na po natin alam kung saan dito yung pinatakan ko ng pH solution sa dalawa. Kasi parehas na po nga ang kanilang kulay ng tubig. Bumalik na po sa dati yung kulay ng tubig. Ayan po. So, ganun po ka-effective si Quantumin. Pero po, paano naman po kapag tinipid mo si Quantumin? Diba? So, dito naman po tayo. Eto. Paano po kapag tinipid mo si Quantumin? So, ganito po ang mangyayari. Kumain po tayo ng, halimbawa po, kumain tayo ng gaya niyan. Kasi iba na ngayon, ang panahon ngayon. So, ganun po ka-effective si Quantumin. Ayun po, kasi nga, mas dumami na nga yung tambay sa labas. At kagaya po niyan, tambay. Minsan, walang mga trabaho. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Ayan po, nagiinuman. Mahilig sila sa mga inuman. Ayan, inuman, sigarilyo, alak. Tapos, kain pa sila ng mga matataba, mamantika,
carbohydrates, ganyan. Malakas sila kumain sa, ano, yung mga mahilig sa mga, diba, pag may mga party-party, ganyan. Kakain sila doon, mga birthday, ganyan. Kakain po sila, ayan po. Ganyan po ang mangyari sa katawan ng tao. Ganito po ang mangyari sa katawan natin. Tingnan niyo po. Ganyan po karumi ang katawan ng tao. So, ngayon po, kung wala siyang Quantumin, kumbaga, kung tinipid niya po si Quantumin, sige, haluin ko po muna ha. Ayan. Ayan po. Ganyan po ang pumapasok sa katawan ng tao. Super, ganyan po. Sobrang dumi na po ng katawan ng tao. Kasi nga po, di ba, hindi naman natin masabi na wala naman tinitake na mga ano, na pampatunaw, ganyan. Halimbawa po, ayan, kumain na tayo ng kumain ng kung ano-ano. Tapos po, eh, kasi nga, tinipid mo si Quantumin. So ngayon, papatakan, iinom ka lang ng kaunti kasi nagtitipid ka nga. So papatakan mo siya ng, iinom ka lang ng, haba, isang patak lang, ininom mo. Ayan, iinom ka ng isang patak. Ano pong nangyari sa tubig? Di ba wala? Wala pong nangyari sa katawan natin. Kasi tinipid nga natin si Quantumin. Ganyan po. Tinipid mo si Quantumin, so walang nangyari sa katawan mo. Marumi pa rin. Ayan, ganyan po. Pero paano naman po? Kasi katawan mo yan eh. Kumbaga, ang katawan kasi puhunan natin yan eh. Yan yung ginagamit natin araw-araw. Kumbaga, sabi ko nga, puhunan ang katawan natin. Kung wala tayong katawan, kung mahina tayo, hindi tayo makakagalaw. So, wag po nating tipirin talaga si Quantumin. Kasi once na tinipid natin si Quantumin, hindi po magiging, hindi po agad-agad na maging malinis yung tiyan natin. Kasi nagtipid nga po kasi tayo. So, ngayon po, kung ano, ayun, kung kumain ka na naman po ulit sa labas, ayan po. Kung kumain na naman po ulit tayo sa labas, halimbawa, nag-invite na naman sa atin ng ano, birthday. Ayan, kumain na naman po ulit tayo. Tapos po, kahit ano, uminom na naman po ulit ng alak, yung mga tambay dyan, o sino man yung dyan, mga ano dyan. Tapos bumili po tayo, nagkasakit po tayo, bumili tayo ng gamot sa butika. O kung saan man tayo bumili ng gamot, bumili tayo ng gamot sa labas para gumaling tayo. Ganyan po ulit yung mangyayari sa katawan natin. Magiging marumi po ulit. At hindi lang po yan, kasi minsan po kasi nagkakasakit tayo o nag-aaray-aray na po tayo. Dahil nga sa abuso, abusado tayo sa katawan natin. Pag umabot po kasi ng 40 years old pataas, is magkakaroon na tayo ng aray-aray. Aray ko, aray, masakit ang dito ko. Ayan po, ganyan. Ito na po yun. Yan yung sinasabi ko doon na bibili na tayo ng iba't ibang klaseng gamot sa kung saan-saan. Ayan po. Diba? Ganyan po ulit ang mangyari sa katawan ng tao, unlike po dito sa malinis. Malinis po ito. So, ganito po ulit ang mangyari sa katawan ng tao. Ayun nga po, dahil tinipid po si Quantumin, is marumi pa rin yung katawan natin. So ngayon, dahil nga po nandyan si Quantumin, uminom po tayo ng Quantumin, kaya pong linisin ni Quantumin ang ating katawan. Ayan po, kusa po siya nagiging malinis. So, paano na lang po pala, ano, kung abusado tayo sa katawan natin, kung talagang, ano, wala tayong pakialam, kain lang tayo ng kain, bahala na yan, kain lang tayo ng kain, basta ako makakain, busog ako, yan, matakaw tayo sa pagkain, ganyan, may time talaga na maging matakaw tayo. So, dudumi naman po ulit yung katawan natin. Pero po, andyan nga po, sabi ko nga, andyan si Quantumin. So, what if uminom ka ulit ng Quantumin? Kasi nga, hindi ka na nagtipid, kasi nga, para sa'yo din naman yan sa katawan mo. So, papatakan natin siya ng 1, 2, 3. So, papatakan na po ulit natin siya ng 1, 2, 3. Tatlong patak po. Diba, marumi po yung katawan natin. So, ngayon po, haluin natin yan. Hahaluin ni Quantumin. Si Quantumin ay mag-circulate sa katawan natin. Ayan. Si Quantumin po ay magtatrabaho sa katawan natin. Ayan po ang nangyari sa katawan natin. Tingnan niyo po ang nangyari sa katawan ng tao. Ano pong nangyari? Diba? Nawala po yung dumi sa katawan natin. Kumbaga, lahat ng dumi na kinain natin, yung mga sinabi ko kanina, yung kinain natin, o kung ano man yung ininom natin, kaya po, ayun nga, diba? Pag kumain tayo ng kahit ano, tas, kasi umaasa naman tayo, kasi may Quantumin plus tayong iniinom. Ayun, kasi pag iniinom tayo lagi ng Quantumin, ayan po yung nangyari. Luminis na nga ulit yung katawan natin. O compared nyo naman po dun sa malinis. Halos pantay na po sila, ano. So, ayan po, ganyan po ang nangyari sa katawan ng tao. Ganyan po ka-effective si Quantumin Plus.
sa iisang battle lang po, sobrang napakalaging pakalaking halaga po nito sa katawan natin. Talagang kayang-kaya niyang linisin yung katawan natin. Lalo na nga po ngayon na yun dahil nga sa coronavirus is nagkakagulo ang mundo natin. So, ayun po. Mas maigi po talaga pag meron po tayong Quantum Plus na iniinom po. At yun, pinakakailangan po natin yun. Kasi kung wala tayong Quantum Plus, mas mahirapan po tayo at kung saan mangangamba po tayo. Kasi ang Quantum Plus po is ganun po siya ka-effective. Kayang-kaya niyang linisin. Kasi lahat po yan, iihi lang po natin yan. Itatai lang po natin yan. Yan po yung ano niyo, yung unang-unang maramdaman natin na pag uminom tayo ng Quantum Plus is ihi po tayo ng ihi. At pagkatapos po ng ihi, talagang mapanghi po talaga yung ihi na sobra-sobra. Kasi nga po, nililinis nga ni Quantum yung ating katawan. At yun po, minsan, yung case din na ano na, panay ang tae natin, hindi naman siya basa, yung parang tatae lang talaga tayo kasi nga po, ilalabas ni Quantum Plus lahat ng toxic sa ating katawan. So, how much more pa kaya yung virus na yan, di ba? Yun, ayan po, ganyan po ka-effective talaga si Quantum ngayon po, kasi ngayon po, di ba, ayan, kasi po, ayan, di ba, nakainom na tayo ng Quantum Plus, baga hindi na natin tinipid si Quantum Plus, ayan na po yung mangyayari. Kumain na naman po ulit tayo ng ano pong kinain natin, ice cream. Tapos po, kumain tayo sa labas, Jollibee, McDo, Greenwich, ano pa ba, pizza, ano daw, ano pa ba mga fast food, mang inasal. Ayan po, nagiging, ayan po, makita po natin, diba, unang kain natin talaga is pagdating ng pagkain sa katawan natin is napakarumi. Eh dahil nga po nag-Quantum Plus nga, sabi ko nga, nag-Quantum Plus tayo at ayan po, shake-shake na po natin yan. Magsi-circulate na naman po ulit si Quantum yung pagkain at saka si Quantum maglalaban yun sa katawan natin. Ano pong mangyari? Kaya po ulit linisin ni Quantum Plus yung ating katawan. Gaya na lamang po nung nagka-UTI ako that time, tapos po is sobrang taas ng UTI ko kasi nga yung time na yun is hindi po ako umiinom ng Quantum kasi nga hindi ko pa alam yung Quantum Plus. Tapos yung time na yun is sobrang napakahirap po kasi ang sakit ng tagiliran ko yung dito sa may puson ko banda, tapos parang nagkaroon na po ako ng bleeding, hindi ko po alam kung regla yun, umabot po siya ng 3 weeks. So kinakabahan na po ako that time, tapos yung po yung yung nakilala ko po yung Quantum, isang bote po ng Quantum Plus ang tinuloy-tuloy kong inumin. Ayun po, ayan, ganyan po ang nangyari. At good news po is bumaba po. Kumbaga, yung mataas, pinakamataas na UTI is talagang nabawasan po siya. Hanggang sa tuloy-tuloy po ako uminom ng Quantum Plus, tuloy-tuloy din po yung pag-alis ng bakterya sa aking UTI. Ayan po. So, ganyan po ka-effective si Quantum. I-compare mo po doon sa malinis. Sobra po. Ayan. Sobrang parehas na sila ulit. Napakalinis. Ayan, ganyan po. Kayang-kaya ni Quantum linisin yung katawan natin. Kayang-kaya niya tayong protektahan dyan sa virus na yan. Kasi nga, yun, yung virus na yan is lumalala na ngayon sa Pilipinas. Kung noon sa Korea, I mean sa China lang yan, ngayon na sa Pilipinas na siya. So, yun po yung napakahirap talaga. Nainitan ako. So, yun po is, ayun. Dapat maging ano tayo sa katawan natin. Ingatan natin yung katawan natin. Huwag tayong maging pabaya. Kasi, pag naging pabaya tayo, is paano na lang pala yung mga naiwan natin, no? Mga problema pa sa atin. So, yun po. Yun. Sa ano po, kung sa mga hindi pa po nakakaalam nito, is panoorin nyo lang po ang video na ito. At saka po, sa mga gusto rin po mag-order, sinabi ko na nga po kanina, yung merong maliit, merong malaki, at merong pinakamalaki ito. Ayun, ayun nga, kasi nga, ito ay 60 ml po siya, kaya tipid po tayo dito. Meron po siyang 1,200 drops. So, tipid po tayo pag yung malaki ang bibilin po natin. So, sa mga gusto naman pong mag-order ng Quantum Plus, kontakin nyo lang po ako. Kontakin nyo lang po ako, i-message nyo lang po ako sa baba, or di kaya punta kayo sa Facebook account ko, Glenn's Aragon, ayan po, pwede nyo po akong bisitahin doon, or mag-message po kayo sa baba. So, yun po,
Sa mga hindi pa naman po nakasubscribe sa channel na ito, ay sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-like ka na rin, share. I-share mo na rin to sa iba. Tsaka kung kalimutan mag-comment at i-hit mo yung bell button dyan sa gilid ng video para lagi kang updated sa mga next video, next vlog na gagawin ko. So, ayun, ayun po. Maraming pong salamat sa panonood. Salamat sa iyong panonood. Ito nga pala si, si Miss Concern. So, huwag niyong kalimutan. Thank you so much for watching. See you in my next video. God bless to all, guys. At mag-ingat po tayong lahat sa coronavirus. Sundin lang po natin. Sundin natin kung ano yung advice or kung ano yung mga binabalita or kung ano yung sabi ni Pangulong Duterte at anong sabi ng government natin. Pag sinabi pong huwag nang lumabas, quarantine po tayo, huwag na po tayong lumabas ng bahay. Iwas din po makakahawa at iwas din po tayo sa makakahawa sa iba. So yun po, no, iwas na lang, iwas-iwas po tayo. Tsaka yun nga po, yung 1 meter distance po natin sa katabi natin or sa pag nasa mga pampublikong lugar tayo. Ayun po, sundin po natin yun. Lagi po tayong magsuot ng face mask at lagi po maghuhugas ng kamay. Huwag po natin yung kakalimutan. At saka guys, yun nga po, ulit-ulit yung sinasabi guys na kahit sino dyan na sundin natin guys kung ano yung sinasabi guys. Kasi pa kung ayaw pa natin na tumagal itong virus na ito, yun nga po, pag ayaw natin tumagal itong virus na ito, kasi sa China nangyari is 2 months, 1 month and 2 weeks lang siya. 1 month and 2 weeks. So hopefully dito sa Pilipinas is ganun lang din ang itatagal. Kasi diniklara na po kasi ni Pangulong Duterte na na under ng state of calamity ang Pilipinas within 6 months. So wag naman po sana umabot ng 6 months. Gugutumin po ang pamilya natin at marami pong maghihirap pa lalo guys. So yun, ingatan na lang po natin ang lahat. Tsaka sundin po natin, sundin natin ang payo ng government, sundin po natin. Tsaka manatili po tayo lagi sa bahay natin. Kagaya nito, wala po akong magawa dahil dito nga lang din sa bahay. So, gusto ko mag ano eh. Hello guys, welcome to my channel. Ito lang salita. Okay. Gusto ko kong dati. Hindi na kaya eh. Sige, rugin mo. Okay. Wow. Grabe ayaw eh. Anugin mo lang. Baba mo. Oo nga, balik kesa dati. Ayan, petty.